Share ko lang po sa inyo yung sa vaccine. Namin yung nagtatanong sa akin kung kamusta na yung pakiramdam ko kung nabaksinan po ako. Wala, sa totoo lang, wala naman po akong naramdaman yung nabaksin po ako. Medyo mabigat lang yung balikat, so marami daw natatako ng pabaksin. Yung vaccine ko ay Pfizer. Pero simula nung March, April, May, June, July, ano na ako nabaksin Tingnan natin. Tingnan natin yung ating kung kailan tayo binaksin. First dose ko ay March 17. Naghintay ako ng ang haba ng pila nung nag-vaccine kami. Pero kahit wala kaming appointment kasi malakas ang boss. Joke lang. After that, kasi sabi nga nila sa akin, hindi daw ako magpapabaksin. Kung sa totoo lang naman, hindi naman talaga ako magpapabaksin . Kung sa kagustuhan mo lang na magbabaksin ka . Kaso siyempre sa kumpanya, kailangan magpabaksin. Compulsory kasi yun. Lahat kami nagbabaksin. Kaya nagbaksin din ako. Eh nung nabaksin na ako, up nung March 17, yung first dose, wala naman po ako naramdaman. Dito lang yung balikat ko, masakit, pero normal lang naman . Wala akong naramdaman. Yung ibang mga kasamahan ko, nabaksin sila, nanginig yung katawan, sumakit yung ulo nila, lahat sakit ang katawan. Buong isang araw na nila pumasok sa mga naramdaman nila. Pero sa akin, normal po yung sa akin . Wala po akong naramdaman na baksin doon. Nasakit yung ano ba sa epekto ng baksin sa katawan ko. Wala naman akong naramdaman. It's normal lang. Wala akong naramdaman na sakit. O hindi ako makahinga. Ganun. Sinalagnat ka. Wala naman. Kayong ibang takot magpabaksin. Huwag na kayong matatakot. Tsaka huwag kayong matakot doon sa mga panonood nyo ng social media kung anong mga nangyayari. Tapos baksin. Ngayon, ang first second dose ko naman ay noong April 8. Kasi March ako binaksin 17. April 8. So, nung natapos ang vaccine ko, ng second dose, same lang din. Wala lang din sa katawan. Wala din akong naramdaman kung ano mabigat sa katawan ko. Yung balikat mo lang talaga. This is normal lang naman talaga yun na may masakit yung balikat mo sa vaccine. Binaksin ako. Kasi yung iba ho, natatakot ka na daw. Ano nga tawag nun? Na delikado yung vaccine. May sa awa ng Diyos sa akin, wala naman akong naramdaman. Isa lang ho yung side effect sa akin. Na hanggang ngayon ay... hanggang ngayon ay... parang hindi ako makapaniwala na nawala siya. Ito yun. Nung nagtatrabaho ako dito, yung sa likod ko, dito sa may gilid ko, masakit po. At saka yung mga security natatawa nga sa akin kasi hinahanap ko yung gilid ng pintuan. Yung may button. Tapos doon ko hinihigis yung likod ko dito kasi sa sobrang sakit. Masakit po doon sa likod ko yun. Doon ako masakit sa likod ko. Hindi ko kaya . Sabi ng mga kasamahan ko baka kulang daw ako sa tubig, kailangan uminom. Nahihilo na po ako sa tubig. Inom ako ng inom ng tubig, wala namang nangyayari. Tuwing magpapasok ako, sasatayo siguro. Doon masakit yung yung likod ko. Doon sumasakit. Tapos yung dito ko dati, lagi kong iniinda yon, masakit. Masakit talaga dito ko. Kaya sabi nga ng mother ko kailangan ko daw magpa-check up. Kahit yung mga kaibigan ko dito, gusto nilang magpa-check up ako kasi lagi-lagi ko ininda na ito, lagi masakit, hindi ako makahinga. Normal naman talaga dati, meron ako nito, pero iba dito kasi masakit talaga dito. Ngayon, yung dito sa may baywang ko, matagal kong iniinda yun. Nung simula nung dumating ako dito, talagang masakit talaga yun. Pero yung na-vaccine ako, na na-complete yung first dose at second dose, doon
doon ko nalaman na bigla siyang nawala. Nawala yung sakit ng likod ko. Tsaka yung dito ko yung sakit niya. Nawala siya dahil nun sa vaccine. Hindi ko lang alam kung bakit, pero may side effect pala sa akin yun, na yun pala yung matatanggal yung sakit ko doon, yung sakit na dito sa likod, dito sa may baywang ko, at saka yung dito. Ngayon, hindi na, ilang buwan na, nung April, yung first dose, simula nung natapos ang vaccine ko, wala na akong naramdaman na side effect na sumasakit yung likod ko, masakit yung balik, yung dibdib ko dito sa kaliwa, tapos yung dito sa likod ko. Yung mga kasamahan ko din, yung kasama ko, may isa na ko, may iniinda din siya sa likod. Masakit din yung likod niya. Lagi nagre-reklamo lang din yun. Pero nung natapos ang vaccine namin, hindi na siya nagre-reklamo, at share niya sa akin na simula nung natapos yung vaccine niya, nawala po yung sakit ng yung likod niya. Ako, na ngayon, wala talaga akong naramdaman na nawala na yung kahit ano katagal kong tumayo doon sa trabaho ko. Wala talaga akong naramdaman. Kaya nagpapasalamat ako sa vaccine, sa Pfizer, na doon nawala yung sakit sa dibdib ko dito, na hindi ako makahinga. Tapos yung dito sa may likod ko, yun talaga yung hindi ko nakaya pag-araw eh. Kaya sabi ko mga sa security sa kasama ko eh, pasok muna ako sa delivery office kasi ang sakit na ng likod ko, hindi ko kaya. Pero na vaccine, biglang nawala eh hanggang ngayon. So imagine mo April, March, April, May, June, July, August, September. 6 months na siya ngayon. Ako na vaccine. September na, pero ngayong sakit sa likod, sa baywang ko, dito sa gitagiliran ko, sa pigtot na tawag nito, dito sa taas. Tsaka dito sa dibdib ko ay nawala. Kaya ganun na lang, pasalamat ko na na-vaccine ako. Alam mo, dati takot talaga akong magpa-vaccine eh. Hindi ko na sabi ko ayoko magpa-vaccine talaga. Kung hindi lang kinakailangan. Ay nakaka-schedule na. Eh ayun, nawala. Wala ka na magagawa. Kasi nasa kumpanya. Kaya napilitan po ako nagpa-vaccine. Pero ganun pala yun ang... Yun pala yung side effect sa akin, na yung mga sakit ko ay mawawala. Yan, wala na akong naramdaman. Kahit anong katagal nung tayo na yun ng mga gwardiya, wala. Mga secret, mga kasamahan ko. Sabi ko yung laging ginagwento ko sa nila na buti lang na-vaccine ako, kasi pag hindi na-vaccine, nahihirapan akong tumayo. At sa tagiliran ko masakit. Dito sa pigtot ko, pigtot ba tawag nito? Sa may taas ng, saka ng belt mo. Tsaka yung dito sa may dibdib ko, dito, ibang sakit nun. Minsan hindi ako makahinga nun. Pero nung na-vaccine ako, biglang nawala lang talaga yun. I hope sana ako kayo yung magpa-vaccine dyan. At wala naman akong side effect dyan eh. Hindi ko lang sabi daw nila, delikado. Pero sa akin, wala naman. Mas lalo na yung napanood ko dun sa video. Hindi ko gawa-gawa yun ah. Napanood ko lang siya. Yung sabi daw niya, pag Pfizer daw yung vaccine, 2 years ka lang daw. Bakit pag ginawa yung vaccine? Eh, ibig sabihin, yung isang bansang puro Pfizer ang ginawa niya, after 2 years, maubos mamatay ng tao doon. Kalokohan yun. Hindi ako naniniwala doon. Ibabaksin ka, lahat ng tao mamamatay after 2 years. Eh, sa akin nga, yung sakit ko nawala nga eh. Kaya hindi ako naniniwala doon kung anong mga panapanood ko sa mga social media, ganitong different party sa mga vaccine. Hindi ako naniniwala doon na sila daw yung delikado daw magpabaksin. Dami daw patay, wala mong nakitang patay. Diba? Kaya para sa akin, mas malaki yung benefits yung, para lang sa akin, ewan ko sa iba. Sa akin, malaki yung benefits nung nabaksin ako. Sinawala po yung sakit sa paninikip ng dibdib ko at yung sakit ng likod ko. Ayun, wala akong naramdaman eh. Normal lang ang ano ko, na wala akong naramdaman talaga. Kaya lahat kayo dyan, yung gusto mong magpabaksin, huwag na kayong matakot magpabaksin.
Kung patay, kung patay, wala namang problema yun eh. Eh, kung swerte mo mamatay talaga, mamatay ka nun. Hanggang doon ka na lang. Di ba? Eh, pinapatupad yun eh. Dapat sumunod tayo sa pinapatupad para hindi naman masyadong problema. Kasi kaninibo yun eh. Kontra kayo ng kontra, ng dami daw corona, virus, ganun. Eh, kara ng vaccine, hindi naman kayo mababaksin. Eh, saan, saan pupunta ang tao doon? Kung ayaw nyo naman magpabaksin. Eh, para sa akin, malaki yung benefits sa na-discover ko sa aking katawan na nawala lahat ng sakit ng katawan ko. Laging naramdaman na iniinda ko. Sa tagal ko naiinda yun, simula nung dumating ako ng 2013. Ang dami kong iniinda nun, sumasakit yung bala, ano ko, baywang ko, tsaka yung katawan ko. Sa yung dibdib ko, hindi talaga ako makahinga nun. Pero nung na-vaccine ako, thanks God, nawala siya. Yun pala yung vaccine na hindi ko inaasahan. Na yun pala yung makapagwala ng aking ano. Check tayo guys. Thank you guys. Thank you for watching. Please share this video and subscribe. See you next video.